sobrang linaw ng tubig. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Alright mga kapuso, kaya lagi lang po kayong tutok dito sa Unang Hirit para lagi kayong updated sa showbiz happening. See ya! Bye-bye! Tara, let's mga bagets! Hi, Kuya! Kailangan po kasi si Drew ngayon ng kanyang pamilya, and ever since kapag nawawala siya, akala nila kasi lalaki din ako, pero hindi. Ako po yung babaeng version ni Drew, so ako muna ang papalit sa kanya sa ayaw at gusto niyo. Ha! 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 Yeah! Let's go! Road trip tayo to Pangasinan! At dahil 4 to 5 hours ang biyahe mula Maynila hanggang Pangasinan, magnanakaw muna ako ng tulog. Maaaring marating ang Pangasinan via provincial bus, pero kung may budget, mas mainam na manghiram o mag-arkila ng van para mas komportable ang road trip ng inyong tropa. Di naman kamahalan, dahil kung marami kayong magbabiyahe, sulit na sulit ang pagrenta sa isang van for 2,500 pesos per day. Ambag-ambag na lang, di ba? Mas magulo, mas masaya. Alam mo yung marami kang kasama na sira ulo, kagaya na nila. Well, hello, Pangasinan! Sa biyahing ito, ipapakita ko sa inyo na posibleng malibot ang iba't ibang bayan sa Pangasinan for less than 5,000 pesos per person sa loob ng 48 hours. Ready na? Game? To start with, konting history muna tayo, total mahaba-haba pa ang road trip na ito. Alam nyo ba sa salitang Asinan raw hango ang pangalan ng lalawigan na ito na parte ng Ilocos Region? Dati kasi itong malaking asinan kung saan nanggagaling ang asin na ibinebenta sa Luzon. Dahil dyan, ang mga maaalat na produkto gaya ng bagoong o salted fish sauce, sikat sa buong probinsya. Maalat man ang pinanggalingan ng pangalan, wala naman daw kasing tamis ang magiging bakasyon mo rito sa Pangasinan. Guys, ano ba? Mag-stopover naman muna tayo kasi nauhaw na ako tsaka nagugutom na ako eh. Para makalibot naman tayo, maghanap tayo ng bagong discovery dito sa Pangasinan, di ba? Kuya, kalain nyo, habang naka-stopover kami, nag-road trip din pala at naghahanap din ng bagong discovery ang kapuso natin si Rocco Nasino at kasama pa niya ang kanyang biking buddies. Oh! May kasama pala tayo nag-tour dito sa Pangasinan! Road trip ka din, bro? Oo naman! Oh, tara! Bike tayo! Uy, ano yan? Ito, perfect to pang chill. Lalo na sa mahabang biyahe natin. Exciting discovery ko ang Nescafe na can with 3 flavors to choose from. Bold and Daring Espresso Roast, Sweet Mocha, and Chillin' Latte. Ah, woo! Now that's what I call Chillin' Discovery. Tara na, bawa na natin ito pa uwi. Bye! Bye! Enjoy! Bye guys! Let's go! Ingat! Let's go! Ang ating first stop, ang munisipyo ng Balungaw. Sa halagang 50 pesos para sa mga matatanda at 25 pesos para sa mga chikiting, pwedeng-pwede ka nang mag-swimming dito sa Balungaw Adventure Park. Pero para naman sa mga adventure seekers, mabenta rito ang kanilang zipline.
ATV ride. First time kong gawin yon, iba yung adrenaline rush, tapos feeling ko action star ako eh. Matapos ang adrenaline pumping ATV ride, dadayo naman tayo sa bagsakan ng gulay sa ating next stop, ang bayan ng Villasis. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Villasis bagsakan dahil ito po ang bagsakan ng lahat ng klase ng gulay dito at perfect ito para sa mga mommies. Lahat na yata ng klase ng gulay makikita rito. At ang the best pa, mabibili ang mga ito ng mura. I'm sure magugustuhan dito ng mga mommies. Time to shop! Ito na ang mga gulay. Kompletuhin natin ang bahay kubo. Magkano po ang ganito kalaking upo? Sampo. Wala na ba tawad yun? Ah, may tawad pa. Magkano aabutin kapag gusto namin magpinakbet? 40. Pang isang kilong pinakbet, 40 pesos. Oh. Ay, minsan lang ako makakita nito. Ang bulaklak ng kalabasa. Flowers for me. Fresh na fresh! Bukod sa sariwang gulay, may mga prutas din dito. Prutas, nalilito ako. Ang dami kong nakikita. Ang laki ng langka. Ang laki naman itong langka na to. Ah, hinog na. Malambot na siya. Okay. Siguro mga ano to? 15, baby. Okay. Ang daming nagpapabili sa akin ng langka dahil sobrang mura, sobrang dami. Sayang lang hindi natin naabutan yung oras talaga ng baksaka nila na talagang punong-puno. Healthy. Eto na. May kulang pa. Oh. Okay. Thank you. Oh. Kung magutom man kayo sa pamamalengke, sundan nyo lang ang kaaya-ayang amoy ng tubig na niluluto sa dahon ng saging. Ang tupig ay ang sikat na kakanin dito sa Pangasinan. Ito yung pinaghalong malagkit at buko na nakabalot sa dahon ng saging at iniihaw. Sige, tingnan nga natin. Magkano po ang isa? 5 piso, ma'am. 5 piso ang isa. Tingnan nyo naman yung pagkaluto. Paano ba ginagawa ang tupig? Ma'am, ano? Masang ka po nito, malagkit po na powder, tapos may buko siya. Buko. So, malagkit at saka buko, tapos iihawin. Mm. Sarap. Perfect merienda sa presyong 5 pesos, di ba? Kung bibili naman kayo ng pasalubong, maghanda ng 100 pesos para sa isang kahon. At konting chika lang kay ate, dadagdagan pa nila ang pinamili mo. Kung nabitin pa kayo sa pampabigat ng tiyan, I'm sure kokoto na kayo sa carbo loading sa ating next stop. From Villasis, we're off to Calasiao. Karugtong na ng pangalan ng Calasiao ang kanilang sikat na local delicacy, ang puto. At sa lugar na ito na malapit sa simbahan, lahat na yata ng flavor ng puto, meron! Meron silang putong puti na may keso, meron putong ube. Dito, ang puto ay ibinebenta hindi per piece, kundi per kilo. Sa halagang 85 pesos per kilo, tiyak mabubundat na ang buong pamilya nyo. At eto pa, ang tipid dip, mga biyahero, libre ang tigim! Puto Calasiao na may keso sa ibabaw. Bakit ang sarap ng authentic? Ito yung tunay. Sige, aka niyan. Puto kuchinta, puto cheese, puto ube, puto pandan. Okay, bye. Tuloy-tuloy pa rin ang road trip natin sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. So far, sa kabibili ng mga kakanin, sariwang gulay, at sa pagsakay sa ATV, a total of 465 pesos pa lang ang nagastos natin. Idagdag na ang ambag nyo sa gas, toll at rental ng van na 1,000 pesos kung at least 7 kayo sa biyahe. At marami-rami pang pasyal ang pwedeng gawin na pasok sa budget nating 5,000 pesos per person. Mula
sa kilalang merienda na Puto Kalasyaw, punta naman tayo sa isang kilalang landmark dito sa Pangasinan, ang Our Lady of the Rosary o mas kilala sa tawag na Manawag Church. Milagroso raw ang Our Lady of Manawag, kaya para sa mga deboto, hindi pwedeng palampasin ang pagbisita rito. Wala pang 30 minutes mula sa Manawag, matutunto nyo naman ang Dagupan City. Ito ang isa sa pinakasikat na bayan sa Pangasinan. Pero mas sikat pa sa pangalan ng bayang ito, ang isda na galing dito, ang Bangus. Bow! Pero di tayo mamimingwit ng Bangus, ha? Sa halip, sasakay tayo sa isang bagong river cruise sa Dagupan. Well, ito po ang romantic river cruise dito sa Dagupan na. At para sa mga couple, nako, perfect ito. Pwede kayo dito mag-date. Nakita nyo naman, medyo maluwag ito. Tapos, pwede rin sa mga barkada, kagaya nila. Ayan, picture-picture dyan, pang Instagram. Ayan, nakita nyo naman ang lawak ng tubigan. At syempre, sa mga mag-sweethearts, nako, ang sunset na nasa likuran natin ngayon. Perfect. I love it. Wala akong masabi sa ganda ng lugar na ito. Ay, namimiss ko tuloy ang aking my loves. View ng sunset by the river, right? Pero mas perfect, libre. Yes, libre ang cruise na ito. Nakailang oras na rin tayo sa paglilibot sa Pangasinan. And as always, nakakagutom ang pamamasyal. Buti na lang, may oras pa para tsumibog ng fresh Dagupan Bangus. Uy, may seafood pasta! At syempre, hindi mawawala ang iba't ibang klase ng sariwang isda. Sa halagang 150 to 400 pesos per order, swak na swak sa budget ang Jacobo's Seafood Grill. Sa stop natin na to dito sa Dagupan, pwedeng-pwedeng mag-enjoy ang buong pamilya, lalo na sa kainan. At ito nga ang isa sa pinagmamalaki nila dito, ang Bangus. Fresh na fresh, hinango, biningwit, galing dito. Inihaw at ngayon, kakainin natin. Tikman na natin siya. At hindi lang inihaw na bangus ang meron tayo, meron pa tayong sizzling, boneless bangus. Uy. Ito lang ang mahirap sa bangus na hindi boneless, ang daming tinik. Pero, ang sarap. Let's try kilawin. Around 200 pesos din ang nakain kong uri ng bangus dahil marami akong ka-share sa gastos. So ang aking running total, 1,465 plus 200 equals 1,665 pesos. Oh, mahigit 3,000 pesos pa ang budget ko. Para naman sa mga gustong mag-nightlife, maraming mapagpipilian dito sa Dagupan City. Dito sa Galvan Street sa Dagupan City, matatagpuan ninyo ang isang stretch na punong-puno ng pigar-pigar, ang tinatawag nilang parang way siya ng pagluluto dito sa Pangasinan, na ibig sabihin binabaliktad ng binabaliktad. Nako, perfect ito sa mga father and son na nagbabonding. Gawa ang pigar-pigar sa carabeef na hiniwa ng maninipis. Deep fried to perfection. And topped with onions. Yummy! Sige, kuya, bigyan mo naman ako ng 1/4. Ito na!
ang pigar-pigar. Pero ito yung pinaka-plain. Yung iba, pwede daw lagyan ng gulay, sasamahan nila ng cauliflower, mga ganyan. Pero syempre, try muna natin yung original na plain lang. Tapos masarap daw to, may sausawan na toyo, calamansi, at sili. Okay. Eto na! Excited na excited ako, kinikiling na ako. Parang bistek Tagalog. Sausaw konti. Mm. 80 pesos lang ang isang order at good for sharing pa. Kaya naman kaunti lang ang nabawas sa ating budget. Kung nga kaya ubusin ito mag-isa eh. Or dahil busog na rin ako sa kakakain. Malambot siya. Serve siyang kainin. Parang bistek Tagalog yung dating niya. Pero iba kasi pag nilagyan mo na ng sausawan tsaka ng sili. Perfect to pang pulutan dun sa mga mahilig mag-nightlife. Kasama ang iyong barkada o kaya makibonin sa inyong daddy. Daddy, let's bond. And the eight. Pwede rin siyang ulam. Masarap din siyang kanin. Kanin na naman eh. Extra rice. 1,665 pesos plus 80 for pigar-pigar means 1,745 pa lang ang nagagastos ko sa aking road trip. Siyang beer. Pero kung trip nyo pang maglibot para matikman ang iba't ibang klase ng pigar-pigar, subukan nyo ang Great Taste Resto. Meron silang teriyaki, Singaporean, premium o yung templado na kara beef. Tuloy ang road trip natin para suyurin ang best of Pangasinan while staying on a budget of less than 5,000 pesos per person. Ang next stop natin, Lingayen. Kilala ang Lingayen bilang kabisera ng Pangasinan. Kilala rin ito bilang hometown ng bagoong isda. At ng pampasalubong na... Nakikita nyo ba itong hawak ko? Isa to sa mga pampasalubong sa Lingayen naman, maliban sa bagoong papel. Siyempre, alamin natin anong laman itong papel na to. Para malaman ninyo kung ano ang dapat ninyong binibili kapag kayo ay nagawi sa Lingayen. Ito ang kanilang masarap na masarap na masarap na bukayo. Kung bakit iba ang lasa niya, kasi may lemon daw ito. Ayan. Tikman natin, syempre. Oh. Mm. Oo nga, lasa-lasa mo yung hint of lemon. Ah, parang fresh. Sarap. Ang harap nito. Oh my. Alam niyo yung normal bukayo, parang asukal lang siya na tinunaw, tapos binuo, nilagyan ng parang nyog. Ito, hindi, para siyang ano, may tsokolate ba to na may lemon? Ewan ko, ang sarap. Mm. Napit ko na maubos. So, ito, isang balot na ganito, 10 piso lang. Panalo, di ba? Matapos ang Bukayo break, balik kalsada na naman kami and we're on our way to Pangasinan's premier tourist destination. Ang 100 Islands. Isang oras na biyahe mula sentro ng Lingayen, mararating mo na ang pulupulong paraiso na ito. At kung noon, hassle ang pamamasyal at paghahanap ng matutuluyan dito, ngayon, may mga overnight package na talaga namang affordable. Una ang small package na good for 5 persons. Para sa day tour, 800 pesos ang bayad, pero kung balak ninyong mag-overnight, 1,400 ang kailangan ninyong i-budget.
May dagdag na 1,400 pesos rin para sa pagrenta ng bangka kung gusto ninyong mag-island hopping maghapon. So, para sa isang pamilyang may 5 miyembro, ang overnight stay plus island hopping ay papatak lang sa halagang 2,800 pesos or 560 pesos per person. But wait, there's more! Kung may small, syempre may medium package na good for 6 to 10 persons naman. May day fee na 1,000 pesos at overnight fee na 1,800 pesos. 1,800 pesos naman sa renta ng bangka. Mas makakamura kayo rito dahil halos tig 350 pesos lang ang gastos nyo para makapag-overnight sa mga isla rito. Ang large package naman, swak sa malalaking pamilya. Ang day tour para sa 11 to 15 persons, 1,100 pesos at 2,000 naman para sa overnight fee. 2,000 pesos rin para sa paggamit ng bangka. Ang suma total, 400 pesos per person. Pwede? Pwedeng-pwede! Para lalong makatipid, mga biyahero, bring your own baon para makapag-picnic sa isla. Pero dahil road trip ang episode na ito, di ako makaka-overnight dito. So nagbayad lang ako ng 200 pesos dahil may mga kasama kong staff na nakihati sa day fee. Ang nagastos natin so far, 1,945 pesos. Di pa rin ang nagtatapos ang ating road trip, mga biyahero! Matapos ang isang oras at 20 minutes na biyahe mula sa 100 Islands, narating na natin ang last stop natin sa ating matinding road trip, ang dulo ng Pangasinan, ang bayan ng Bolinao! At dahil huling bayan na ito, kailangan ng mag-check-in. Di naman mahirap maghanap ng matitirhan dito dahil marami na ang resorts na may perfect view of the beach, katulad na lang nitong Punta Riviera. From 3,000 to 5,000 pesos good for two na ang makukuha ninyong kwarto. Pero kung mas malaki naman ang barkada o pamilya nyo, maghanda ng 4,000 pesos para sa kwartong good for four at 12,000 pesos naman para sa kwartong good for eight. Lahat yan with complimentary breakfast and use of amenities. Pasok sa aking budget ang 3,000 per room dahil may kahati naman ako kaya lumalabas na 1,500 lang ang share ko. Ito na ang pinakamalaking gastos rito dahil from 1,945, umabot na sa 3,445 pesos ang expenses ko. Pero bago tayo humilata, pasyalan muna natin ang mga ipinagmamalaking lugar dito sa Bolinao. Una sa listahan, ang sikat nitong lighthouse. Ito ang Cape Bolinao, isang solar-powered lighthouse na ikalawa sa pinakamataas na lighthouse sa buong bansa. Di man pwedeng pasukin at akyatin ang tuktok nito, matatanaw pa rin ang magandang view mula sa isang bintana sa gilid ng lighthouse. Siyempre, perfect din itong spot para mag-picture taking! Sa haba ng biyahe, tiyak gutom na naman kayo. Pero sa mahihilig sa seafoods, Bolinao is the place for you. Dahil malapit ito sa dagat, sagana, at mura ang seafoods dito. Ehehehe, syempre kainan na naman. Ito ang tawag dito sa kanilang specialty, ang sungayan. Yung isang bilao daw na ganito, 1,300 pesos. Syempre sa sobrang dami nito, kasya na yan sa buong pamilya, sobra-sobra pa. Or kung barkada naman kayo, di ba? Ang 1,300 pesos na bilao ng seafood, pwedeng paghatian ng 5 hanggang 7 tao. Kaya papatak lang na tig 200 to 260 pesos ang ambag ng bawat isa. I-explore pa natin ang lamang. May inihaw, liempo,
May talong, may manggang hilaw. Pang-ensalada, may hipon, malalaki. Tsugpo. Tsaka, anong tawag dito? Kuratsa. Alimasag. Kuratsa, iba yun eh. Alimasag. Tapos ito, talaba. Siyempre, masarap to, pero dapat kumain ka nito yung may laman na yung tiyan mo kasi delikado kapag ka wala pa. Baka kung saan tayo pulutin. Oh, yan. Perfect. Kainin na. Pinamay ko lang talaga, no? Manggang hilaw. Pero mukhang di ko maitutumba ang ganitong karaming inihaw. Sugod, mga kapatid! Konting pahinga lang, pwede nang mag-swimming. Libre syempre ang pagtatampisaw sa dagat, kaya di masakit sa bulsa. Tayo ngayon sa Patar Beach dito sa Bolinao. Maliban po sa 100 Islands, ito rin ang puntahan ng mga turista dito dahil libre to. Public beach. Ang babayaran nyo lang yung cottage na pagsustayan nyo at pwede na kayong magstay dito buong araw at mag-swimming sa dagat buong araw. Magdala lang kayo ng mga pagkain na gusto nyo. So tara na, mag-swim na tayo! Ganito kaganda ang buhangin at ganito kalinaw ang tubig, aba, walang kasing sarap magtampisaw, lumangoy, at magbabad sa dagat from Juan to Sawa. Nalibot na natin sa loob ng dalawang araw ang buong Pangasinan at dumating na rin tayo sa ating last stop, ang bayan ng Bolinao. Sa budget nating 5,000 pesos per person, 1,295 pa ang natitira. Pero you know me, I still have enough energy para sa isang side trip dito sa napakagandang bayan na ito. Ng isang barge, samahan nyo ako sa Santiago Island. Isang 5-minute barge ride lang ito from Bolinao. Pero para sa mga walang sasakyan, don't worry! Kung wala kayong dalang sasakyan, libre ang inyong pamasahe! Isla Santiago. Hitik ito sa yamang dagat. Kaya naman isa sa ikinabubuhay ng mga taga rito ay ang pagdadanggit. At dito sa Barangay Goyoden, daan-daang kilo ng danggit ang ibinibenta nila sa Maynila kada araw. Umaabot pa raw ang produkto nila sa iba't ibang sulok ng bansa. Dito tayo makikiusyoso sa paggawa ng danggit. Una, tinatanggal ang lamang loob ng isda, tsaka lilinisin. Ito, nakababad na siya sa asin. Pagkatapos nun, hahanguin po, tapos ibibilad. Nabebenta ang danggit sa halagang 300 pesos kada kilo. Kaya sa pagbili ko ng pampasalubong, may 995 pesos pa akong natira. So itong mga gawa na to, nahiwa na, binibilad nila ng 3 hanggang 4 na oras. Tapos hahanguin ulit, tapos yun, danggit na pwede na iprito. Di lang pala danggit ang produkto ng Santiago. Sa karatig na barangay Salud, paggawa ng banig naman ang kanilang kabuhayan. Ang mga banig dito, 100% handmade. Tradisyonal ang paggawa nila, kaya naman wala silang ginagamit na kahit na anong makina. Galing! Di ka nalugi sa halagang 250 pesos bawat banig. Pasok pa rin sa aking budget. Yahoo! At ito na po ang ating finished product. Itam na ako, hinihintay kong mahulog yung prutas.
Matapos ang aking side trip sa Santiago Island, balik Bolinao naman tayo para sa isang merienda na certified Pangasinense. Ito ang binungay o ang version nila ng suman. Malagkit na kanin plus gata na inilagay sa kawayan at niluluto sa kugon. Ang paraan ng paglulutong ito ay minana pa raw ng mga taga rito mula sa kanilang mga ninuno. Sa halagang 100 for 3 pieces at 200 for 5, panalo itong pampasalubong o merienda. 745 minus 100 equals 645 pesos. Sa natitirang oras ko rito sa Bolinao, magkasya pa kaya ang budget ko para sa one last refreshing dip? Hindi sa pool, di rin sa dagat. Pero, inside a cave? Sobrang linaw ng tubig! At syempre, di ko na napigilan na aking sarili na lumusong sa napakalinaw na tubig. Maghanda lang ng 120 pesos para sa entrance fee ng Enchanted Cave at pwede ka nang magsawa sa paglangoy dito. Pero good luck na lang sa lamig, guys! At isa pang tip, mainam na magsuot ng aqua shoes para hindi madulas at matusok ng matatalas na bato. Lupit, para dun sa hindi masyadong marunong lumangoy. At saka medyo nakakapagod kung lumangoy dito. Kasi mabigat yung tubig, parang hinahata ka pa ilalim. Pinaka hindi ko makakalimutan na bagong-bago para sa akin, yung Enchanted Cave. Medyo nakakatakot siya, pero ang sarap lumangoy doon, ang sarap mag-swim, parang nakaka-relax. Natapos man ang 48 hours kong road trip sa Pangasinan, hinding-hindi ko makakalimutan ang kakaibang karanasan ko sa pag-iikot sa probinsyang ito. Sulit na sa adventure, sa pasalubong, at sa pagkain, sulit na sulit pa sa gastos dahil sa dami ng lugar na either mura lang ang bayad o libre. Kaya naman ang budget nating 5,000 pesos, may natira pang 525 pesos na pangkain o pampasalubong. Kaya naman suwak na suwak na. So, yung buong Pangasinan, kompleto to pagkasama mo yung buong pamilya mo, yung mahal mo sa mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, mga barkada mo, kahit sino pwedeng pumunta, lahat kayo may ma-enjoy kayo. Merong stop or merong spot na para sa inyo na talagang, oh, sige, dyan ka kasi bagay ka dyan. Eto naman ang para sa'yo. Tapos talagang, you know, parang make the most out of it. Talagang minsan mo lang ma-experience na ganito. Kasi para sa akin, worth it yung haba ng biyahe. Pero pagdating mo dito sa lugar mo na parang, wow. Kailan ba ako aalis? Parang ayoko nang umalis.